EP3 visa ko. Oo, ganun naman lagi yung babae ang may magandang sahod at career. At si Mr. I Loser, usually driver lang or lower paying job. Losers ang mga Pinoy men. Nung nakita ko to, hindi ko alam na sabihin ko eh. Parang, okay, sige. Parang dead ma lang. Pero gusto ko ipakita sa inyo, anong masasabi nyo? Anong sabi nyo sa sinabi niya? Comment down below. Una-una, pera-pera na lang ba palagi? Hindi naman, di ba? At career, sahod at career. Bakit? Ano ba trabaho mo? Lagi na, ganun daw lagi yung maganda sahod at career? Bakit? Pangit ba yung, kasi sa dito siya nag-comment sa video ko eh. Pangit ba yung work ko? Hindi ako nanglilimos, hindi ako nanghihingi. At pinagtatrabahoan ko yun, so pangit yung trabaho ko. Sinasabi mo na yung mga nasa banking and finance and yun nga, mga accounting, ganyan. Pangit yung trabaho. Ito pa, next, sinabi niya. At si Mr. ay loser. Loser pala ako. Bakit ako loser? Gusto ko winner. Usually driver lang. At bakit mo nilalang ang driver? Driver lang. Kasi yung thinking mo very, ano ka eh, ano yun? Judgy, or ano ka, mapagmataas. Yung kilay mapagmataas at nagpapaginita. Ano naman kung driver lang? Ang dami ditong driver. Mas maganda pa yung bahay siguro sa'yo. Pero usually driver lang. Bakit may lang? Ano mong masama sa pagiging driver? Or lower paying job? So what? As long as may job, hindi nang hihingi, hindi nang, alam mo yun, hindi yung puro hingi lang. Losers ang mga Pinoy men. Hindi ko rin alam bakit kami losers. Because we're Asian? Ano ba? Hindi ko rin alam eh. Bakit kami loser? Anyway, anong sa tingin nyo guys? Comment down below. Kasi medyo nabother lang ako nung nakita ko ganyan. Hey guys! Ayan. So, today is Saturday. Wala lang. Vlog na naman. Grabe, sobrang lamig. Nakangatog na yung kamay ko. Promise, naninigas na ako dito. Malalabas ko lang. Bibili lang ako ng McDo. Kunin natin. Tapos mag-vlog na tayo ulit. Sa loob kasi mahangin eh. So, mahirap magsalita dito. Alam nyo yun. Tsaka pansin ko, kapag naka-mask ako, hindi ako naku-focus. Kunin lang natin yung fries sa McDo. Alam nyo naman. Addict ako sa fries. Pasok na muna tayo sa bahay kasi sobrang lamig. Tsaka yun nga, hindi ako ma-focus. Sobrang liwanag, hindi ko makita kung na-focus pa ako o hindi. Halo-halo. Joke. Tara. So ayan, dito na ako sa bahay. Bago ako kumain nga pala. Sabado ngayon, so Saturday is Laba Day. Talabang muna ako bago tayo magsagutan. Okay, wait lang. Spray tayo para mabango ang kwarto. Ito na ang aking mga labada, mga mamsir. Lapa muna tayo mabilis and then kakain. After kumain, kukunin yung labada tapos magsasagutan na tayo. Ganito ang buhay, Amerika. May susi ko. Ito na ako guys. By the way, it's ano na ba? It's 11:57 AM. Saturday. Susi ko, oy! Ito na pala. Tara, kumain niyo ako. May ano, may summer. Galing, narinig niyo ba? May kalaban naman pala ako. Sa pagkanta dito. Joke lang. Feeling. Ayan, dito na tayo sa Labada.
Ay, ito, papakita ko lang sa inyo. Ito na naman, oh. So, pag ano, kapag nakita nyo yung mga kagamitan dyan, ibig sabihin, mga resident dito, pinamimigay nila yung mga ganap. Kukunin ko to. Gusto nyo, oh, grabe, ang daming libro. Tingin natin isa-isayin. So, pag mga ganito nga, pinamimigay na nila. Galing, oh. Tapos binenta pala. Kunin ko sa binenta. Kalamazo. Ano ba itong mga ito? Anyway, basta ang dami. Ito ay Environment Society. Bo. Hello. Ang daming libreng ganap. Ito may libreng ano to, pintura, brush. Hindi pa nga gamit. Kukunin ko ito. Di ba? Ay no. Hala, tapos meron ding mga ano, storage. Kukunin ko isa. Tapos ayan, may mga palibro. Wow, palibro. Ang galing, no? Sa bagay, nung last time din naman ako nagbigay ako dito eh. Ayan, may, oh, may mga libreng short. Siyempre, ayoko nito. Ito, may mga jacket, fleece. So, ayan. Parang gusto ko ninyong ano, storage. Lalagyan ng mga kinokulab ko. Anyway, tara, maglaban na tayo. Ang daming sat-sat. Magpili na lang tayo dito. Ayan. Tignan nyo, ang high-tech dito guys, kasi dito na lang siya sa app, papaanda rin. Di ba amazing? Ano number ito? Number 3. Oh, sige, number 3. Gusto ko kunin yung lalagyan eh, kaso nahiya ako, baka sa kanya yun. Pero pag nandyan naman, libre na yun eh. Nantayin lang natin siya matapos, tapos kukunin ko na yun, kasi nahiya ako. Ayan, nakalabas sa shop, kukunin ko na ba? Tingnan natin, ano ba itong mga ganap dito? So ito ay, wala oh, pwede pa to. Pero, eh, ayoko, sinuta ng iba. Ang art eh. Pero alam nyo, pwede itong ano, no? Pwede itong, kunyari itong mga to, 'di ba? Pwede to i-donate eh. Donate kaya natin sa ano, sa mga nangangailangan sa Pilipinas, 'di ba? Kasi to, wala, hindi pa nabubuksan talaga, promise. To may mga anik-anik, ano ba 'to? Mga pang pintura-pintura. So ayan. Oh, mga hindi pa siya gamit guys. Parang gusto ko kunin. So ayun naman pala, may note na iniwan. Nakita ko. Pull me up and unscrew circle with water. Daw. Pero ayun, gusto ko yung lalagyan. Kung may magalit, hindi isa sa ulit. So ayan, tara na nga guys, kinuha ko na nga, OMG. Wala nang, nakakalat eh, di ko kunin ko na lang. Kunin ko ba yung mga damit? Tapos padala ko sa Pilipinas. Donate natin. Let's go. Tapos hinarang ako eh. Uy, sorry mo yan. Are you coming in? Sorry. Oh, I'm sorry, thank you. Agad na niyo. Thank you. Tapos sa kanya pala to, no? Oh my god, ninako. Gusto mo yun, yung may take home akong ganap gamit. So ayan, dito ako sa bahay. Tara na guys, kakain muna ako mabilis kasi mamaya matatapos na yung labada. So ayan, grabe, nagsigbo, malamang lamig kaya. Okay, so nagluto ko ng bulalo kagabi. Ayan, ang dami. So grabe sibo, pero yan yung nagpapasarap eh, pampabata. Okay, so ang dilim naman. Yeah. Thank you.
bintana. Diba? Palagi nakasara kasi masyadong maliwanag. Ayan. Di buwa. Di ang liwanag. So ayan na nga. Grabe kikita niya. Kumukulo na ulit. Oh. Shit, ang sarap. Okay, let's go. Kain na muna ako, guys. So ayan. Ito yung... Tapos na daw nga, nag-notify na sa akin yung laundry. Tapos na daw yun. So, dali na natin tong bounce. Ito yung parang ano siya, para siyang sheet. Tapos ilalagay mo dun sa dryer. Para hindi lukot-lukot yung... Ano ba yung ingay? Para hindi lukot-lukot yung mga damit. Tapos, yun, para walang static. Aray ko. Tara na, papakita ko sa inyo. So yun na nga guys, simulan natin ang kwentuhan. So meron tayo ngayon ano dito, McDonald's fries. Tsaka Coke, yun lang. Wala mo nang inom kasi mataas pa yung araw eh. Putahan na natin yung mga tanong ng mga madlang pimple. Okay game, doon tayo sa pinakauna. Julius Lopez. Ha ha ha, yun. Na-shoutout din ni Idol. Goku. Goku? Ay Sir Biggs pala. Salamat Idol. God bless. Hami-hami wave. Shoutout sa'yo! Shoutout Idol Jericho Dizon. O yan, shoutout. Shoutout! Uy, mga kapibay, si ano, si Jericho Dizon. Shoutout natin! Salamat! Next is Aaron. O yan, si Aaron J ulit. Thank you po, Kuya Vince. Napaka-inspiring po ng vlogs niyo. More vlogs to come. I will continue supporting you here in YouTube. Maraming salamat, Aaron. Shoutout! Next is Diego Latte TV. Trip na trip ko yung vlog mo. Nag-commute ka from Paranaque to BGC and yung never-ending session mo prior sa pagpunta dyan sa US. Ah, oo, nakaka-miss yun, no? Pero hindi ko na-miss yung mag-commute from Paranaque to BGC. Ang hirap. Ang hassle. Every time na nanonood ako ng vlogs mo, feeling ko andyan din ako. I've been in Cali last 2014 and 2018. God bless. So, yun talaga yung parang goal ko dito sa channel na to. Parang tour guide. Tour guide! So, yun. Mapakita ko sa inyo yung mga nakikita ko dito. Wait, patapusin muna natin. Ang lala! Ayan. So, sorry guys kasi, you know, I live in the city. What? Ganun yun every 10 minutes yata o 5 minutes, may ganyan. So, pasensya. Actually, share ko lang. Ang hirap nga kapag meron akong Zoom meeting sa office. Kapag meron mga ganyan, eh nandito ko yung office ko nga, diba? Yung, kung ano yung set ko, yung nakikita yung vlog ko. Hindi ito ngayon na yung last. Yun na yung pinaka-office ko. Tapos kapag naririnig nila yung sirena, sasabihin nila, ano ba yan si Vince? Ano? Hinahabol na naman mga police. So, yun or ambulansa. Mga ganyan. Anyway. Okay. So, going back to Diego Latte TV, yun talaga yung parang pinaka goal ko dito. Yung nga, mapakita ko sa inyo, ano yung mga ganap-ganap ko dito, ng mga Pinoy or whatever. Galing ka pala ng Cali. Yung grabe, palagi ko sasabi, na-miss ko punta ng Cali kasi maganda doon. Well, maganda rin dito. Chicago is home, pero maganda sa Cali. Jericho Dizon, hindi ako nag-skip ng ad mo, Idol, bagay sa'yo, K-pop na buo. K-pop? K-pop ba talaga? I want nobody, nobody but you. Okay lang ba guys, sir, nag-joke lang sila, di man ako nakarating dyan sa Amerika. Para na rin akong nandyan dahil sa video mo. Salamat, Jericho. Yun talaga yung parang pinaka-goal ng channel na ito. Kaya mag-subscribe na kayo. Next is Ikin30. Don't skip ads. Oo nga, guys. Huwag mag-skip ng ads. Subscribe, subscribe, subscribe. Don't skip ads. Watch the whole video. And yun. Next, Brian Crooks. Hello po. Ask ko lang if you can apply for your own H-1B or J-1 visa if you want to work in the US kung wala kang kamag-anak sa Amerika.
Kung oo, gaano katagal bago ma-approve? And kuya, pa-request din po ng vlog about sa pag-grocery nyo sa seafood market na... And ipakita rin po sana yung price. Hoping for your answer. Thank you. Oo ano, Brian Crooks? Crooks? Pwede. Kapag nag-grocery kami, sige. Actually, bukas yata yun eh. Grocery yata kami bukas. Or mamaya. Papakita ko yung mga price. Tapos, yun, sige. Dahil request mo. Going back to your question, kung pwede ba mag-apply ng H1B? H1B? Alam ko, hindi. Kasi alam ko, yung mag-a-apply nun is yung, ano, yung employer. Tama ba? Oo, kasi bago ka magbigyan nun, kailangan may offer ka na yata eh. So sa mga nanonood dito na naka-H1B, please correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaalam ko. Yung J1 naman, ano ba yung J1? Hindi ko alam yung J1 eh. Ang J1 visa ay non-immigrant visa issued by US to research scholars, professors, and exchange visitors. Wow! Pili ko pwede, as long as meron kang mga documents na mapapakita na, yun nga, na kailangan mo maging, I mean, professor ka siguro dito, or exchange visitor ka, research scholar. Pwede naman siguro, as long as okay yung mga dokumento. Brian, message mo ako sa Instagram, tapos ipo-forward ko yung tanong mo mismo. Actually, may message, ipo-forward ko na itong tanong mo sa friend ko na naka-H1B. Sige, para sa'yo. May kilala ko naka-H1B eh. Tatanungin ko sa'yo. Ito, as screenshot ko na itong tanong forward ko sa kanya. Okay, next question is from Kim Crisostomo, si classmate. 1M yan, tol. Claim it. Ha-ha. Hintayin kita sa Hollywood. Oh, sana talaga mag-1M. Ang hirap kasi magparami ng subscribers. Sa totoo lang, parang sa panahon ngayon, ang dami mong kalaban, kunyari sa Pilipinas. Ang daming vloggers na mga artista. So, yun yung mga kalaban mo, diba? Kasi sikat sila. Pagkawa silang channel, boom kagad. So, yun lang mahirap sa aming mga small time na ano, YouTubers. Small time. So, yun. Okay, antayin na lang ako sa Hollywood. So, next is Mark Kevin. Good evening, idol. New look ka, idol. Nyaman na... Ano nyaman na, Ken? Ano yun? Nyaman na, Ken. Salamat po sa sagot. Ingat po kayo lagi dyan. More vlogs and cheers to come. Cheers to come? Cheers! God bless you and your family. Yan, okay. Like, God bless to you and your family, Mark Kevin. Let's go, idol Ravi. Joel Adoptante. Solid 41 minutes, Kuya Beans. 41 minutes, Kuya Beans. Salamat kung pinanood mo ng buo. Maraming salamat. Kuya Beans, yung sa akin po kaya, mga gano'ng katagal pa po kaya yon bago po matapos petisyon. Hehe. Naisubmit na din po ng tatay ko papers ko doon sa US, Kuya Beans. Sana masagot. Salamat po. Kuya Beans, yung akin po pinaprocess na. Pero ngayon June pa, mag 21 years old na ako. Paano po kaya pag ganun? Sana po di naman tumagal lalo. Hala, kasi yung sa'yo, Joel, meron akong kilala. Siyempre, hindi ako mag-name names. Iba-iba kasi yung per case naman, di ba? Iba-iba ano naman. Yung iba, mabilis, yung iba, matagal. So yung sa'yo, siyempre, kung na-process naman na at inaantay mo na lang, hindi ko masabi mabilis kasi iba, tagal eh. Ay, ito share ko lang. Meron akong office mate. Nakwento lang niya sa akin. 13 years na siya nag-aantay. So, until now, wala pa. Pero matanda na yun eh. Ay, hindi naman matanda. I mean, mas matanda sa akin. Ano na siya? Mga 40 plus. So, yun, Joel. For now, I mean, wala kang magagawa. Kundi, mag-antay. So, mag-pray na lang tayo para na ma-approve. I mean, na-approve naman na, di ba? Kasi na-process na. So, na magkaroon ka na ng schedule ng interview. So, yun. Makakarating ka rin dito. Huwag ka mag-alala. Huwag mong stress sa sarili mo kasi tanda ko dati kami na sa stress kami. Ano ba yan? Ang tagal ganyan. Next thing you know, approve na. So, gugulat ka, andito ka na. So, yun. Abangers ka lang, bro. Okay? Next is Mark Kevin ulit. Idol new look. Idol ko din po. Damit nyo, hehe. Ito, hindi ko nilalaban eh. Joke. Damit mo, hehe. Baka naman po, idol. Grabe, kahit binigay lang din sa akin to. Ingat po dyan ulit, idol. Ay, gusto niya ng damit? Mag-merch kaya ako. Wow! May merch! So, yun. Gawa ko ng mga padamit. Pwede, no? Business. Next is Sunny Boy. We will never forget this moment. Salamat, servants. You're welcome, Sunny Boy. So, yeah. Subscribe! Waray Kwarta, umiinom ka ba ng craft beer? Oh naman! Siyempre. Yun ang ginagawa ko, naglilibot ng mga brewery. Balita ko marami dyan sa Chicago. Marami dito, marami brewery, yun nga, mga on tap beer. Ay, kakamiss lumabas. So, sa ngayon, wala, dito lang tayo. Bawal eh. Next is Jinsen Cano, si Jinsen!
Yee! Thank you po sa pag-notice ng question, Kuya Vince. Kakakilig! Hopefully talaga makarating na kami dyan bago pa ako mag-21. Sige, balitaan kita sa processing namin. Please, so balitaan mo ako kasi curious din ako and I'm interested to know. Zarina, hi! Share ko lang based on my experience. Inabot ng 10 years yung processing ng papers namin kasi inabutan na ako ng 21. Basta alam ko mabilis lang pag below 21. As of now, waiting na lang din ako ng interview sa US Embassy and because of pandemic, baka matagal pa. Good luck din sa petition nyo. So, Zarina and Jensen, good luck. Lahat tayo sa stress sa pandemic na to. Good thing, nakaprocess na yung papers nyo. So, all you have to do again, kaya sabi ko kay Joel, is to wait, be patient, pray, and enjoy nyo yung stay nyo dyan sa Pinas. Kasi pag nandito na kayo, you'll start a new chapter of your life. Yun, di ba? Wow, seryoso, gusto nyo yun? Next is Gem Watts. Thank you, Beans. Again, no skipping of ads here. Perfect! Salamat, Gem Watts. I just followed you on Instagram. Ay, talaga? Salamat. Ganda pala ni wifey. Siyempre, pogi si hubby eh. God bless your channel and more videos to watch. For sure, Gem Watts, abangan. Hi, it's me. Hi, it's me. Pala. Salamat sa reply, Beans. Mag-ready na ako ng magandang picture para sa green card. Once na dumating na interview ko, interview skid ko. By the way, I don't mind na almost an hour vlog mo. It's aww, fine because it's very entertaining and informative. Salamat. Dagan salamat. Oh, Bisaya. Bisaya ako. So, thank you. Hi, it's me. Okay din yung gawin mo na first part ng vlog mo. Isinasama mo viewers mo sa mga lakad mo. Then the next half is yung Q&A mo. Ah, galing na tumbok mo ha. Yes, sir. Pansin nyo ba, galing yung ginagawa ko. So, yung first part, ganap-ganap muna, pakita-pakita ng anik-anik dito sa Chicago. Or kusama ako pumuntang city ng Illinois. Ayun, tapos next part is yung tanungan, sagutan. Galing. Next is Milaros Dalen. Hello po, bagong subscribers po ito. Panotice po, thank you. Milaros Dalen or Dalen. Oy, yung kapitbahay ko nag-hello pala sa'yo. Ayun na, hello daw. Oh, hello. Shout out! Salamat! Welcome to my channel. Welcome to me. Yo, next is John Lester Oxon Alcaide. Thank you po kay Vince dun sa 2820 na part. You're welcome! Anytime! Next is si Zyra Denise. Thank you po kuya Vince. Sa North Carolina, North Carolina po ako mabibase. Pero yung tita ng mama ko, nurse din dyan sa Chicago. Ang... Tita ng mama ko, nurse din dyan sa Chicago. Oh wow, nice. 20 years na ata silang nakatira dyan. Grabe, 20 years. Will continue to support you, Kuya Vince. Maraming salamat, Zyra Denise. Appreciate it. Promise. Hiningal. Di na talaga nakakasawa manood ng vlogs mo. Uy, shit! Ay, pala. Pero salamat. Hinihilig ako sa mga ganito. Palayo tao. Aliyu, haha. Thank you po ulit and God bless you too. Maraming salamat sa suporta. More videos to come. Nay. Ano daw? Watch me. Watch me, Nay. Okay, gusto ko matupad yung American dream ko. Huhu. Pero di ko alam kung paano. Paano ba? Marami nang ways. Kung meron ka bang kapamilya dito, edi kung may parents ka, kung parents mo nandito, magpa-petition ka. Or sibling, pwede rin naman. Or may jowa ka ba dito, pwede mong pakasalan. Kung gusto mo pumunta dito, gusto mo nang mabilis. Ano ba pinakamabilis? Yung nga, gaya ng sinabi ko, nanonood ba kayo ng 90 Day Fiancé? Best view. Yun yata yung pinakamabilis. Feeling ko, kailangan mag-asawa ka ng, ng citizen. Yun lang naman. Kung gusto mo mabilis makapunta dito, mag-asawa ka ng citizen. Pulit ulit. Nay, Human Resource Management po, course ko, Lodge. Pwede po ba ako dalhin ng course ko dyan sa US? Oo naman. I mean, tandaan mo, di ba kung Human Resource Management, yung mga HR, mga ganun, lahat ng kumpanya mayroong HR, so malaki yung chance mo ka-work, lalo kunyari. Kuha ka rin mo na experience kasi dito, para ay alam mo yun, meron ka ng bala pagpunta mo dito, meron ka experience. So yun. Catherine Milon Daga, nakakaalis po ng stress kayo mag-vlog. Salamat, tawa din ako ng tawa, nakakatuwa, may tanong lang po ako. Ang anak ko, civil engineering, first year college. Hindi naman talaga high honor. With honor lang po siya. Sorry, natawa ko. Hindi naman talaga high honor. With honor lang po siya. Since elementary, grabe naman. Till senior high, mataas din po grades niya now.
May chance po ang civil engineer dyan kung sakali. Thanks and God bless. Ingat po kayo lagi. Gaya nga nung sinasabi ko, dito, maski high school graduate nga nagkaka-work eh, what more yung may bachelor's degree? Or kung may master's? Tapos ito with flying colors pa, di ba? Ano nga? Ako nga, honor din eh. Feeling? Seryoso? Meron. I mean, di ba ano yun? May board yan. So, kung lalong board passer ba, marami yung ano, kita mo naman yung mga istruktura dito, di ba? Mga ano, structure, mga ini-engineer. Mga ini-engineer. So, hindi. Seryoso na talaga. May chance pang civil engineer? Meron talaga, promise. Kahit saang bansa. Ito hindi porque Pinoy ako, ano. Kahit saan mo tayo ilagay na bansa, parang nag-excel tayo. Kasi, yun nga, hindi naman sa pag-aano, galing tayo sa third world country. So, ang competitive nating mga Pinoy. Alam mo yun, sanay tayo sa kahit gano'ng kahirap yung trabaho, kinakaya natin. Ito, si-share ko ulit, nasabi ko na to. Hindi naman sa pag-aano, ako, alam ko, gustong bit na bit ako nung boss ko dati kasi nga, kahit ano ipagawa niya. Okay lang, kasi yung mga katrabaho ko dati, talagang sasabihin na lang, ayaw nilang gawin kapag, ano, hindi nila bet gawin. Sasabihin nila, that's not what I signed up for. Attitude, di ba? Tayo kasi hindi ganun, tanggap lang tayo ng tanggap. Mas, pero at pag-uwi, doon na tayo magre-reklamo. Ano ba yan? Dapat ka tao? Pero sa work, sobrang professional natin mga Pinoy. Aminin, totoo. Again, Catherine, yes, merong future. May future, merong chance yung anak mo dito. Next is Charmaine Sanchez. Nakaka-inspire po ng vlogs mo, Kuya Vince. Thank you, Charmaine. Thanks. I'm a nurse in the Middle East. Oh, sana magkaroon ng vlogs with your wifey about nurse. Ano eh, hindi kasi siya artista. Ako lang yung artista dito. So, hindi siya ma-social media. Ako lang talaga. So, lahat naman ng ano niya, ganap niya, alam ko about nurse kasi saksi ako simula nung nag-apply kami dito, yung pag-nurse niya sa Pilipinas, yung lahat. Kung meron kang tanong, tanongin mo na lang ako about nursing. Huwag lang yung mga terminologies. Siyempre, hindi ko alam yun. Next is Daimler Jayari. Sir Vince, ganda ng lifestyle ko. Ano ba lifestyle ko? Nag-ano nga ako kanina, magda-dryer ako. Ano ba lifestyle ko? Bakit siya maganda? Curious lang ako. Feeling niyo ba maganda yung lifestyle ko? Comment down below. Hindi ko alam. Maganda ba? Pero, kung siya sabi mo maganda, thank you, Daimler. Next is Zeta Pogi. Thanks for answering my question sa previous vlog mo. Question, yung water bag sa Amerika, hindi potable o naiinom? Kasi bumibili kayo ng drinking water. Gaya ng napapanood ko sa mga movies na direct from tap, inom na sila. Actually, Zeta Pogi, grabe naman. Tinagmukha mo naman ako, ma-arte sa tubig. Actually, maselan ako sa tubig. Ma-arte talaga. Pero, tama ka, potable yung tubig dito or, I mean nga, naiinom. Gusto nyo, pakita ko pa eh. Uminom ako ng tubig gripo. Dati, ngayon ayoko. Maarte nga kasi ko. Gusto mong pakita ko pa eh. Ay, ang kalat, sorry. Ayan. Gusto nyo ha? Malinis yan, okay? Gusto nyo may pa-spray effect pa. Wow, spray effect. Oh, galing yung tubig gripo ha. Iinumin ko yan. Malinis, guys. Hindi ko na inubos kasi nga, maarte ako. Pero pinatunayan ko lang na nainom siya. So tama ka, Zeta Pogi. Potable siya. Thank you pala kay Zeta Pogi. Pinatunayan ko lang. Next is Feby Roberto. Hi Kuya Vince. Tips naman po ng mga dapat dalhin pag nag-migrate sa US. Like clothes and other stuff. Magmamigrate po kasi ako sa US within this year for work. Thank you and stay safe. Nung nag-ano ako, meron akong vlog bago ako umalis sa Pilipinas, yung impake. Pero sige, kikwento ko lang. Ano ba yung mga dinala ko? Wala akong dinalang mga toiletries, malamang. Ang dinala ko lang talaga is yung mga favorite kong damit, mga jacket na gusto ko. Pero kung papanoorin niyo yung vlog ko na yun, yung impake, sobrang dami kong iniwan na damit. Kasi feeling ko tataba kasi ko dito, which is tumaba nga ako. Tumaba ba ako kung napanood niyo yung vlog na yun? Marami akong iniwan na damit. Tapos pinamigay ko sa mga tropa ko tsaka sa mga kaibigan or sa mga pinsan ko yung mga lumakong damit. Iba nga dun, bago pa eh. Hindi ko naman suot eh. Wala lang. For some reason, iniwan ko. Though, ang dami ko namang ano nun, baggage, allowance. Basta panoorin yung empake day ko. Yun lang yung mga damit din lang ko. Tapos yung mga sapatos na gusto ko. And the rest, yung nasa closet ko dun sa Paranaque. Iniwan ko lahat. Ayan, papakita ko sa inyo. Okay! Today, mag-ano na nga tayo. Empake na nga tayo. We're gonna impact.
nagkakasya yung lahat yan dito. Kasi naisip ko, kapag hindi nagkasya lahat, i-donate ko na lang. Kasi hindi ko rin naman madadali. Di ba? Okay, napanood nyo na? Yan. Next is Epic PH. Kuya Vince, can you take a day off or week off if someone from your family member died in the Philippines? Oo, feeling ko, dito naman, hindi to parang Pilipinas na... So, ewan ko, depende rin siguro sa ano eh, sa employer mo eh. Pero yung sa previous work ko, na-layoff nga ako, yung employer ko dun, gaya nang nasabi ko sa mga vlog kung napanood nyo, gusto ko yun kasi ang flexible time off, ibig sabihin only days off, gets? Tapos baka sabihin nyo, paano yun? Paano ka magtatrabaho? Kasi yung work ko dun dati, medyo safe sa work ko ngayon, sa, ano nga, finance, treasury, ganyan. Pero yung work ko dati dun, hindi daily yung submission ng reports, ng accounting reports, or paano man tawag dun? Reconciliation, yun na yun, para sa mga nasa finance. Hindi daily yung submission ng reconciliation reports. Though, pwedeng gawin everyday, accumulated siya, pero monthly yung reporting ko. So, nasa sa akin nga, kung ano, kung pwede ako magsipag this week, tas next week, pwede ako pay ticks, pero kailangan, month in, kailangan, masubmit ko siya on time. Ganun. Anyway, going back, pwede akong mag-day off or week off if someone died in the Philippines. Oo, ina-request mo lang naman siya, parang, ganun din naman sa mga ibang employer, di ba? Tsaka wala naman sila magagawa eh, kapag kapamilya mo yun, di ba, tas na-dead, di ka ba uwi? Kung ayaw ka nila pa uwi and resign. Ganun. I mean, yun lang yun. Kasi, family first. Okay, next. Na-stress. Joke lang. So, sana nasagot ko yung tanong, Epic PH. Pero, ang ganda, no? Oo nga, no? Kung ganun, kayo ba? Sige, sagutin nyo. Kung, kunyari, hindi kayo pinayagan, ano gagawin nyo? Mag-resign kayo, hindi? Let me know. Comment down below. Next is, Malay Lopez. Lopez, parang slang, eh. Slang na ano, eh, no? Lopez. Malay Lopez, I'm always watching your vlogs, Kuya Vince. 19 pa lang po ako and currently taking up BSBA. Nakaka-inspire po kayo. Keep uploading po para mas marami akong matutunan pa and soon makapunta rin po ako in God's will para sa American dream ko. Stay safe and may God bless you more po. Wow, grabe ka naman sinabi mo. God bless you too, Manny Lopez. Salamat and currently taking BSBA, mag-aral ng mabuti. Oh, parang ba? Mag-aral ng mabuti, guide siya sabi ng mga parents mo or ng mga guardians mo. Ayun, yes, tama. Mag-upload ako ng marami ngayon, 2021. Sa mga nagre-request na mag-daily vlog daw. Daily vlog? Siguro ano, kapag medyo na-free up na, ngayon kasi ang dami ko talagang tambak na ano, yung mga brand collabs. Wow. Well, ginusto ko naman to. Ang dami, in fairness naman, buti may mga brands na nagtitiwala, US brands na nagtitiwala sa akin na maski hindi ganun kataas yung following ko, I mean yung reach ko, siguro nakita nila sa sobrang active ko sa social media, sige na nga, ano na, collab natin tong batang to. So yun, kapag kinaya ko nang mag-vlog ng sobrang dami talaga yun, like daily vlog, sige. Pero kailangan marami muna yung subscriber kasi ano, Para naman masaya. Wow. Sige, subscribe na kayo kapag talagang nakita mong dumami, talaga nang dumami. Pero para sa inyo, as much as possible, gagawa ko ng maraming vlogs para sa inyo. Lalo sa inyo nag-request, Mali Lopez. Sige, next. Ay, last pala. Meron na tayong last. Kay Mark Daniel Naga. Kuya Vince, may I ask how were you able to go in the USA? Meron akong vlogs. Marami akong vlogs about dyan. Panoorin. Process by process if pwede. Grabe naman, step by step. Or do you have video about it? Meron, ayan. So, ililink ko. Kung hindi ko man mali, ikikwento ko ngayon, mabilis lang ulit. I'm looking for your story on how were you able to go there, pero di ko yata makita. Hanapin mo! Joke. I have no family kasi in the US. Mostly in UK. Oh, patay mo sa UK. Okay din sa UK, ah. Ganda kayo ng accent nila, di ba? Parang, Harry Potter. Ay, sorry. Kailangan pala formal. Mostly in UK, but I wanna go there for work din sana. Hopefully, mabasa mo to. Shout out na lang ulit. Patayin mo sa UK. Okay kaya doon. Wow. Okay yung accent. Yung accent lang gusto. Pero okay dito. Sige. Kung wala kang relatives dito, best bet mo is look for work. Try mo sa mga agency. Kapag wala kang makita sa mga agency, try mo direct hire sa mga website nga.
Kasi meron talaga mga success stories. I know mahirap yung sa direct hire, yung sa mga website talaga. Pero kapag talaga may hanahanap kang employer na nag-sponsor ng visa, working visa, good. Sige, eto, sasabihin ko lang. I-message mo ko sa Instagram, i-follow mo ko sa Instagram. I-message ko sa'yo mismo yung company. Ay, wait lang, sorry. Ano bang work mo pala? Wait nga. Hindi mo nasabi, anong work mo? Kung ano ka, accountant ka, or kung CPA, sige, fine. Kung CPA ka, meron akong kakilala na hiring dito na nag-sponsor ng visa. So, yun. Pero kung hindi ka CPA, baka, tingnan natin, anong magagawa natin. Message mo ko rin sa Instagram, i-DM ko rin sa'yo. Tapos, pakilala ka lang, kasi, ano eh, yun nga, gaya na sabi ko, two weeks, about 3 weeks ago, na-hack yung Instagram ko. Pero nabalik na, so, tinatry ko isa-isa yung mga messages, sagutin. I have no family there, Dios. Pero kung wala kang mahanap na employer, kung meron ka ng jowa dito, na citizen, pakasalan mo na kasi mabilis. So yun. Yun lang naman yung parang feeling kung talaga makakapunta sa'yo dito talaga kung gusto. Or kung nurse ka naman, di ba? Kung nurse ka, maraming agency na makakapagpadala sa'yo dito. Or kahit nga hindi agency, maski ikaw na mag-isa eh, mag-process. Okay, share lang ng mabilis kasi last naman na to from Mark Daniel. Paano ako nakapunta talaga dito? So sige, ito, brief story. Mabilis lang kasi para tapusin natin. Yun, nung bata ako. Ano ba? Gusto ko talaga pumunta nga dito. Tumanda na ako, college graduate na ako. Feeling ko, settled ako sa Pilipinas. May maganda naman ako work. I mean, in short, okay na ako sa Pilipinas dati. Parang nilet go ko na yung... Umabot ako sa point na, hindi na ako makapunta Amerika. Siguro ano lang. Vacation, ganyan. Tapos, yung girlfriend ko palang nga si, ano, si, yung wife ko ngayon, matagal na kami, by the way. So, 2010 pa kami, college pa ako. Hindi rin naman namin na-expect na pupunta siya dito. Kasi, I mean, okay naman na rin kami sa Pilipinas. Ayun, tapos, try lang siya mag-process kasi may mga friends nga siya bilang nurses. Alam mo naman yun na kapag mayroong umalis ko niya at tropa nila, in short, lahat naman ng mga nurses yata sa Pilipinas gusto umalis. Diba? For greener pasture, for their future. So yun, nung 2015? 2014, nag-start na siyang maghanap-hanap ng kung paano nga makapunta dito. Sakto, meron siyang relatives dito. Tapos yung relatives niya may kakilalang Phil-Am na lawyer, immigration lawyer. Sakto, ganun yung pinaprocess niya, yung mga gusto pumunta dito sa Amerika. So, babinayaran si lawyer. Si lawyer yung maghahanap ng employer for you na magpe-petition, magpa-file ng petition for you. Ayun, inantay lang namin ma-approve yung petition. Yun nga, waiting game, 3 years. Actually, all in all, 4 years. Kasama yung simulang-simula talaga. Hanggang sa nakarating kami dito, 4 years yun, guys. Parang kala namin hindi na kasi iba 8 years inantay, iba more than 10 years. Yun yung story. Yun talaga yung story. Paano ako nakapunta dito. And, baka may tanong kayo. Bakit ikaw? Hindi naman ikaw yung nurse, yung asawa mo naman. Kasi may ganun na ano, since married kami, meron yata siyang option na isama ako o hindi. So yun. Pero syempre, anak, ibang bayad, iba pa yung bayad mo sa akin. Syempre, alangan libre, wala namang ganun. Sinama niya ako dito, kaya dito na ako ngayon. Kaya ngayon sinishare ko paano ko nakarating dito. So yun na nga lahat ng tanong sa video na yun. Pero ito, meron akong last na babanggitin. Pero wala to dun sa video, sa last video. Medyo nabother lang ako eh. Hindi ako galit ah. Pero anong comment nyo, anong masasabi nyo kapag nabasa nyo to, comment down below. Ito na. Huwag na tayo mag-name drop para naman sa kanyang privacy. Kasi itong channel na to, dapat positive lang. Bawal ang nega. Pag nega, isa-shout out. Joke na. So ito, EB3 visa ako. So EB3 visa rin kami guys, by the way. So meron yan EB1, EB2, EB3. So yung EB1, meron din yan subcategory parang ABC, ay EB1, ABC, yung A, mabilis lang ha. Yung EB1A, para yun sa may mga international awards, pwede ka mag-apply nun without job offer ng employer, gets? Pwede ka mag-self-apply. Yun yung mga klase ng trabaho na hindi nila mahanap dito, gets? Kunyari, pag kailangan talaga nila mag-petition ng someone, for example, sa ating nga sa Pilipinas, kasi wala silang ma-hire dito, so kailangan nilang kumuha sa ibang bansa, Pilipinas, para ma-fill yung posisyon na yun. So, yun yung EB1. Mabilis, yun yung mabilis talaga. Kasi na, wala silang mahanap na ma-hire. Yung EB1B naman, based on my research, para yun sa mga professor, researcher, na mayroong international awards with 3 years of experience. So, medyo mahirap din yung, basta EB1, mahirap yun. Yung C, ano ba yung C? Nakalimutan ko yung C. yung C naman,
para sa mga executive at managers ng multinational companies na merong o branch din sa US at meron ding at least one branch sa ibang bansa. For example, yun nga, sa JP Morgan, trabaho ko dati sa JP Morgan, ang head office nandito pero merong branch sa Pilipinas, di ba? So, pero wala, executive ka. EB2 naman is para sa mga at least above bachelor's degree. Kasi kapag bachelor's degree, ka EB3 yon. Kami yon, EB3 rin kami, gaya yung sinasabi nitong isang to. Galit. EB3 rin kami. At kasi yung EB3 at least bachelor's degree. Tapos, yung EB2 naman, kailangan master's degree and above. Pag EB2, mabilis din. Kaya yung EB3, medyo hindi siya ganun kabilis kasi hindi naman lahat din sa atin nagma-masters sa Pilipinas, di ba? Karamihan sa atin is at least bachelor's degree. So, yun, EB3. Ah, tapos ang kinaibahan ng EB1 sa EB2 sa EB3 din. EB1, pwede ka mag-self-apply. Ibig sabihin, hindi kailangan ng job offer. EB2 at EB3, kailangan ng job offer bago ka makapag-apply ng petition. Yun lang yun. Okay, balik tayo dun sa sinabi niya. EB3 visa ko. Oo, ganun naman lagi yung babae ang may magandang sahod at career. At si Mr. ay loser. Usually driver lang. Or lower paying job. Losers ang mga Pinoy men. Nung nakita ko to, hindi ko alam na sabihin ko eh. Parang, okay, sige. Parang dead ma lang. Pero gusto ko ipakita sa inyo. Anong masasabi nyo? Anong sabi nyo sa sinabi niya? Comment down below. Say natin. Ayoko nang ano eh. Ayoko sana nang nega dito sa ano eh. Negatron. Sa channel na to. Okay? Game. Oo naman. Oo, ganun naman lagi yung babae ang may magandang sahod. Unang-una, pera-pera na lang ba palagi? Hindi naman, di ba? At career. Ay, ano yun. Sahod at career. Bakit? Ano ba trabaho mo? Lagi na. Ganun daw lagi yung magandang sahod at career. Bakit? Pangit ba yung... Kasi dito siya nag-comment sa video ko eh. Pangit ba yung work ko? Nagtatrabaho po ako sa malaking corporation. Hindi ako nang lilimos, hindi ako nang hihingi. At pinagtatrabahoan ko yun, so pangit yung trabaho ko. Sinasabi mo na yung mga nasa banking and finance and yun nga, mga accounting, ganyan. Pangit yung trabaho. Hey! Ka-stress! Okay, positive, bawal ma-stress. Ito pa, next, sinabi niya. At si Mr. ay loser. Loser pala ako. Bakit ako loser? Gusto ko winner. Usually driver lang. At bakit mo nilalang ang driver? Andito ka ba sa ano, sa America? Ah, EB3 ka. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas ka o nandito ka na. Driver lang. Kasi yung thinking mo, very, ano kay, ano yun, judgy, or ano ka, mapagmataas. Ano naman kung driver lang? Ang dami ditong driver. Mas maganda pa yung bahay siguro sa'yo. Ganun na ganun. Seryoso lang. Pero usually driver lang. Bakit may lang? Ano mong masama sa pagiging driver? Or lower paying job. So what? As long as may job, hindi nang hihingi, hindi nang, alam mo yun, hindi puro hinilang. Losers ang mga Pinoy men. Hindi ko rin alam bakit kami losers. Because we're Asian? Ano ba? Hindi ko rin alam eh. Bakit kami loser? Anyway, anong sa tingin nyo guys? Comment down below. Kasi medyo nabother ako nung nakita ko na. Huwag na natin mangalanan, baka gusto nyo, baka makita nyo yung channel niya. Hindi ko alam kung may channel siya, o hindi ko rin naman tinignan kung meron. What can you say? Comment down below. Okay, paano ba magiging masaya yung ending ng vlog na to? Wala lang, pinakita ko lang sa inyo, wala naman akong ibang comment about it. Pero kung commentan ko to siya, sasagutin ko tong tanong niya sa video na yun. Okay, yun lang po sa ngayon mga kaibigan, at nag-notify na sa akin yung labada ko. I mean yung dinryer ko. So, tapos na. I-edit ko na to para ma-upload ko kagad. Yun lang. And salamat sa mga nagtanong, sa mga hindi pa nakasubscribe kasi ang dami pa rin hindi nakasubscribe. Parang lahat ng viewers, 70% ay hindi pa subscribe. So, mag-subscribe na kayo kasi makakatulong yon para makagawa ko ng maraming content for you guys. And follow me on Instagram and I will see you on my next video. Bye! Bye! Closing!